Hello mga kalakwatsera! Dahil hashtag couple goals ang target naming ipakita ngayon sa inyo, kaya naman isasama namin kayo sa mga lugar na pupuntahan namin for our 12 years anniversary. And for our second destination dito sa probinsya ng Batangas, walang iba kundi ang nagtitrending sa social media, ang bayan ng Calatagan. Along the highway patungo sa resort na napupuntahan namin, madadaanan itong maliit na palengke ng Calatagan. Kaya kung may kulang sa bagahe nyo, maaari ditong bumili like swimsuits, damit, cooking ingredients, salvavida for the kids, and para na din sa mga katulad ko na di marunong mag-swimming. Ang napili nga naming resort to celebrate our 12 years anniversary ay ang Calatagan South Beach. In short, Casobe. Marami ditong resort sa Calatagan na pwede niyong pagpilian at itong napili namin ay pang-apat sa lahat ng resort dito sa Calatagan. Located nga pala ang Casobe sa Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Pagpasok sa barangay na ito, unang bubungad ang Sils Calatagan Beach Resort. Napili namin ang Casobe dahil super ganda ng reviews dito all over social media, from foods to their accommodations. Ito na pala yung Casobe o Calatagan South Beach. Dito kami mag-i-stay for 2 days and 1 night. May dalawang klase ng reservation dito. Pwedeng day tour and pwedeng overnight. Pero dapat may reservation ka muna bago pumunta dito. Maraming options na pwede nyong gawin para makapagpa-reserve dito sa Calatagan South Beach. Pwedeng via phone call or pwede naman through their websites katulad ng Millennial or yung Agoda app. In our case, ginamit namin yung Agoda app kasi mas madali siyang gamitin. Pasok dito sa Calatagan South Beach, una niyong makikita ang Aquaria Water Park. Nandito yung reception area kung saan magche-check-in kayo for day tour o kaya for overnight. Dahil Agoda app ang ginamit naming reservation, nabayaran na lahat ng babayaran namin dito sa Calatagan South Beach. Maliban na lang sa incidental fee na 1,000 pesos and yung ecological fee nilang 30 pesos. No problem din ang pera dito sa Calatagan South Beach kasi meron ditong ATM machine kung kukulangin ka ng budget. Ito rin sa reception area, may mabibili kayong pang summer essentials ninyo kung nakalimutan yung magdala. And dito rin matatagpuan yung souvenir shop nila na pwede nyong ipampasalubong sa inyong pamilya and friends. Sa lawak ng Casobe, kinailangan na sumakay kami dito sa e-bike nila para maihatid kami sa accommodation na napili namin. Isa ito sa mga amenities kapag nag-check-in ka dito. Una naming nadaanan ang malawak nilang parking area. Nadaanan din namin yung Crusoe Cabins area na nagre-range from 9,000 up to 17,000. Nakadepende ang presyo sa location. Yung nasa garden area is 9,000 and yung nasa beachfront is 17,000, which is good for family or barkada get-together. Crusoe Cabins is good for 5 persons and up, kaya bagay na bagay ito sa family gatherings or barkada reunion. May free amenities din sila na wala sa Cocoons katulad ng paggamit ng bicycle. Ang napili nga naming accommodation dito sa Calatagan South Beach is the Cocoons, which is perfect sa amin since we're couple, Cocoons is good for 2 packs. Maliit lang ito pero nandito na lahat ng kailangan mo. Ito na yung murang accommodation dito for staycation. Nag-book kami through Agoda app. Yung pinili namin is with breakfast. Around 6,000 yung binayaran namin. Included na dun yung taxes and fees. Pero abang-abang lang kayo kasi minsan nagre-range sila mula 3,000 up to 4,000 with breakfast. So now naman itutour ko kayo sa loob ng Cocoons. Meron ditong TV, meron ding mini ref, merong hygiene kit, yan. Meron toothbrush, sabon, shampoo, conditioner, yan. Meron ding libreng kape, yan. May pakape sila, oh. Init ka na lang ng tubig. So, ito yung ref nila. Madamig na ba?
pa. Tapos, ayan. May libreng chanelas. Yan. Ano to? Face mask. Plastic. Okay. Tapos, ito yung... Yan. Ito yung mga... May mga maliliit din ditong cabinet. Ayan. Ito yung switch ata. So, ayan. Oh, di ba? May saksakan. Ganito na lang. Ganito. Ano naman to? Ah, lagayan. Mga lagayan pa. Okay. Ano pa? Oh, lagayan. Lahat mga lagayan, oh. May lampshade. Ayan, oh. May aircon. Ayan. Ang kagandahan dito. Ang daming saksakan, oh. Daming saksakan. Oh, ano nga? Hello, mga kalakotsera. Nakarating na kami dito sa Casobe, dito sa Calatagan, South Beach. Dito sa Calatagan, Batangas. And tara, samahan niyo akong mag-ikot-ikot dito sa ganda ng Casobe, dito sa Cocoons nila. Let's go! Ito naman yung common CR dito sa Cocoons area. Ito yung shower area dito. And ito naman yung comfort room ng Cocoons. So pag naka-check-in kayo, pwede nyong gamitin itong comfort room nila. Ito yung isa sa mga bathhouse na malapit dito sa Cocoons area. Ito yung pambabae. Meron panlalaki dun sa kabilang dulo. So pagpasok dito sa loob, meron ditong shower area. Merong comfort room, may mga sinks. Mas malaki tong bathhouse compared dun sa common CR and common shower nila na good for one lang. So dito maraming cubicles. Kahit matagalan ka, eh okay lang. And mas comfortable ditong magbihes kasi maraming sabitan. So pagpasok mo may sabitan, may lagayan ng damit, so mas maalwan gumalaw. Dito rin pwedeng hot and cold shower. Sa paligid ng Cocoons area, marami ding tables and chairs na pwede nyong gamitin para tumambay and magpahinga at magmuni-muni. Dito sa area na to, matatagpuan ang mga cabanas for day tour. Cabanas ranges from 2,100 pesos up to 1,250 pesos. Depende sa location. Mas malapit sa dagat, mas mahal. Kung ayaw nyo naman magdala ng mga foods, no problem yan. May mga food stalls dito, like the snack mo to and the yumisuki. Di ka na mahihirapan magbitbet ng mga pagkain. Bili ka na lang dito, pero foods are not allowed inside for day tour or even overnight. Ang pwede lang na foods are snacks, chips, and cakes. Dito yung mga day tour, yung mga cottages ng day tour, table and chairs. Punta na tayo sa Aquaria Water Park dito yun. Let's go! Aquaria Water Park Day Tour, entrance fee is 1,100 pesos for weekdays and 1,250 pesos kapag weekends. Aquaria Water Park is open daily except Tuesdays. From 8 a.m. up to 6 p.m. sila bukas.
Ikaw ang kailangan ko dito. Sabi ko sa'yo eh. Kahit water park ang tawag dito sa Aquaria, hindi ganun kadami yung water activities inside the pool area. Pero perfect itong lugar na to para mag-chill, mag-relax, and i-feel yung lugar, lalo na with your family, with your friends, or even your loved one. May playground area din dito para sa mga kids na ayaw mag-swimming at gusto lang ay maglaro. Tapos na kami sa Aquaria, punta naman kami dun sa dagat nila. May mga water activities sa beach area na ino-offer ang Casobe. Merong beach volleyball, meron ding beach soccer, may banana boat ride, may kayaking, and jet ski ride. So kung adventurous kayo, itry nyo na yung kanilang mga amenities dito. Price ranges from 1,000 below. Hindi puting-puti ang buhangin dito sa Casobe, pero mag-enjoy ka naman under the sun. Ito yung beachfront accommodation for Crusoe Cabins. Ito yung nagre-range from 17,000 pesos. Napaka-pricey, pero ito naman ang bubungad sa'yo pagbukas mo ng pinto. Sa may beach area din, matatagpuan itong mga swing na to na pwede kang mag-relax. Ito yung isang area kung saan pwede kang mag-chill, mag-relax habang nagkakape. Ito yung Tasmania dito sa Calatagan, South Beach. Ito naman yung Captain Barbosa, which is nagsaserve sila ng breakfast, lunch, and dinner. Dito din sa Captain Barbosa, pwede kang mamili kung saan mo gusto kumain, kung sa loob ng restaurant or doon sa labas malapit sa dagat. Masarap dito kumain sa labas ng area ng Captain Barbosa, lalo na with kantuhan with friends and family. And nagsaserve din sila dito ng alcoholic drinks and yung masarap nilang baby back ribs kapag gabi. E-check naman natin itong Playa Calatagan Beach Club. Actually, ito'y para sa mga members or yung mga nakabili ng lote dito sa loob ng Calatagan South Beach. Balik na tayo sa room namin para makapagpalit ng damit at makapagpahinga na rin. Ayun pala. Ay, nasa na nga yung atin? Ito nga? Hindi ko alam. Pag ito yung... Ito nga! Ito nga yun? Ala, nalito na ako. Nalito na ako. Ito yung natira namin sa bag of beans and sa McDonald's. Tinake out na namin para may pangmeryenda kami habang nanonood ng TV. Ganito ang itsura ng Cocoons Casobe kapag gabi. Maraming ilaw, masarap tumambay sa labas, ang ganda ng ambience, masarap sa pakiramdam. Hello mga kakachera, ngayon tapos na kami mag-swimming and tara, samahan nyo kami mag-dinner dito sa isa sa mga restaurant dito sa loob ng Casobe, dito sa Calatagan. Let's go! Kain muna tayo dito guys ng dinner.
Isa ito sa mga kainan dito sa loob ng Casobe. Ang Captain Barbosa. Tara, tingnan natin kung anong pagkain meron dito. Check natin yung menu nila. Ay, ayun, coffee. Ito yung menu ng rib shack. Pinakamasarap dito yung baby back ribs at saka yung adobo flakes nila, a must try dito. Dahil gabi na nga, nagsiserve na rin sila ng mga alcoholic drinks katulad ng cocktail drinks, merong mga beers, milkshake, fruit shakes, at marami pang iba. Itong ano, single. Ano ang rice? So ito yung in-order namin. Ano to? Adobo flakes. Ito yung adobo flakes na in-order namin. Nasa kawali. Ang cute! So yan. Diyan sunog ah. Diyan sunog guys ah. Madilim lang yung place. Umorder din ako ng ano to? Calamansi. Calamansi juice. Yan. Yung isa is lemonade. Hindi to malamig. Ayoko kung saan na malamig eh. Order din ako ng San Mig apple. Apple to? Apple. Ito ribs. Ito yung ribs, yung single. Single, one rice, one side. So, ito yon. So, ang side niya ay grilled corn. Tapos, ito yung rib steak. Ang laki nito. Big siya, oh. Tingnan mo. Tingnan mo. Lampas sa daliri ko. Oh, lampas sa kamay ko yung laki ng rib steak. Diba? Laki. Laki. Tingnan mo ito yung titi mo. Trip ko lang. Pinag-tripon ko lang yun. Tingnan na. Tingnan. Cute. Isa. Ang creative ng taong ere talaga. Pero ano sa akin? Sabi mo? 1, 2, 3, go. Sa iba, tingsin sa iyo. Ito, diba? Sana kayo ba? Hindi siya kita. Ito palagi. Tapos, doble. Tapos, hindi abot. Ay, hindi abot. Okay. Yan. Ikaw. Ikaw naman. Yari. Gata, yun kasha sa'yo. Kasha. Dito? Okay na ko. Ganto? Ay. Yung luluwagan ba? Hindi, okay na yun. O, dali, pakita natin. Cute. Tapos, dito na lang. Malamang, parang dito sa kanan. Yan. Ay, sikip. Eh, na-adjust yan? Okay na. Kasha. Sa akin, hindi kasha. Hindi kasi ng daliri ko, dito kaya. Okay. Try. Try. Oh, yun! Para maitin ko, sama na pulutan. Woman, isabay mo na sa inumin yun. Ito yung chili flakes. Ay, chili flakes. Ano? Adobo flakes. Kaya ipapasyal muna namin kayo dito sa loob ng Cocoons na Aquaria ng Calatagan dito sa Casobe. Ito yung itsura ng Cocoons dito sa Casobe, Calatagan. So yan. Paggabi, ganito ang itsura niya. Ganda no? Daming ilaw. Ganyan ang itsura ng Cocoons kapag gabi. So, yan. So, itutur ko kayo ngayong gabi. Yan, ganyan. Okay.
Ito yung nagustuhan ko sa room ng Cocoons. Meron siyang, pwede mong palitan yung ilaw, gawin mong mga stars. Ang cute kaya, favorite ko ang stars. And dito na nagtatapos ang part 1 namin dito sa Casobe, Calatagan. See you for part 2. Para updated ka sa aking mga videos, click the subscribe button. And share my videos. Paalam!